Hola, it's Julia. Welcome to my channel. So for today's video is, I will gonna share to you my rejuvenating sun journey. Kung nag-work ba siya sa akin or kung lumalanga lang ba yung skin condition ko or tinigil ko na nga ba yung paggamit nito kasi imbis na mag-work siya sa akin, mas lumalanga lang ba? So if you want to know, please keep on. So, first and foremost, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung rejuvenating set. Rejuvenating set is a skincare set of products that conducted toner, soap, sunscreen, and rejuvenating cream. It is a treatment for oily skin, acne-prone skin, pimples, blackheads, whiteheads, and melasma. If you have blackheads, pimples, whitehead, acne-prone skin, you may use this rejuvenating set that I am using. But we should know our skin type and skin condition bago tayo gumamit ng rejuvenating set. Before using the products, we must know our skin type. I do have a acne-prone skin, oily skin, and sensitive skin. So, yung brilliant skin is may nire-recommend naman silang iba't ibang variant ng rejuvenating set depende sa skin type na meron ka. Gamit ko is this rejuvenating facial set. So, second, we must do some skin test. A 24-hour skin test. Saan nga ba ilalagay yun? Dito sa ating neck or kaya dito sa forearm natin nilalagay yung mga products to do the skin test. Tapos, after 24 hours, pag wala namang rashes or mga side effects na nangyari sa skin mo or tumubo na kung ano man, ibig sabihin, effective sa'yo yung product. If ever man na-qualified na yung skin mo or wala man lang nangyari na side effects sa'yo after 1 week using of the products, dapat tignan mo rin kung sa second week is mas dumami ba yung pimples. Pag dumami siya sa second or third week, ibig sabihin, hindi hiyang sa'yo yung products. So, stop using the products pag gano'n na yun nangyari. Kasi, baka mamaya, mas lumala lang yung mangyari. Tapos, baka magkasugat. When you use rejuvenating set, there are pros and cons. Dun muna tayo sa pros. Ano nga ba yung pros ng paggamit ng rejuvenating set? First, it is very affordable. Affordable siya kasi yung price ranging niya is 250 to 300 lang. So, it is very budgetarian. Mga students and sa mga nagtatrabaho na tight yung budget pero gustong magkaroon ng magandang skin. Second, mabilis na siyang hanapin. Mahanap na siya sa online or kaya through sa mga mall. Now, since it's pandemic, mahanap na rin siya online. Mabilis na lang siya mahanap online like sa Shopee, sa Lazada, sa Marketplace or kaya sa mismong website ng Brilliant Skin. But, we must be aware sa mga nagtitinda ng mga rejuvenating set like this Brilliant Skin kasi meron na rin mga fake version ng Brilliant Skin rejuvenating set akong nakikita na mas nakakasira siya ng skin instead na kumanda yung skin mo mas lumalala lang yung condition pa lumami tas nagkasugat-sugat. So we must be aware sa mga fake na Brilliant Skin rejuvenating set. It also helps our skin to prevent from acne kasi nga in-exfoliate niya na yung skin natin. Kumbaga, tinanggal niya na or natanggal na yung dead skin cells natin. So, na-renew na siya ng mas maganda tsaka mas flawless and smooth skin. And also, pag gumagamit tayo ng mga for acne products or for pimples, syempre, ang susunod na natin hahanapin yan is for spots natin or sa mga acne scars or acne marks. So, this rejuvenating set helps our skin to lighten those dark spots and kung meron naman kayong mga melasma. And lastly, this rejuvenating set helps our skin to have a clear skin. So, doon naman tayo sa mga cons. So, first is pamumula ng skin. Bakit nga madamumula yung skin pag gumagamit tayo ng rejuvenating set? Kasi merong mga ingredients na products na very sensitive when it comes to exposure from the sun. Kaya, napapansin natin pag lumalabas tayo or kahit naiilawan lang tayo, mabilis na mumula yung skin natin. Dahil nga sa mga ingredients na naka-indicate dun sa mismong product. Next is nagbabalat. Normal lang yun kasi nag-exfoliate nga yung skin natin. So, natara lang siya na nagbabalat. Pero, huwag kayong matatakot yung nagbabalat man. Pag nagbabalat siya, huwag natin yung parang pipilitin at tanggalin yung mismong balat sa skin natin. Kasi, baka mamaya magkaroon kayo ng sugat-sugat. Imbis na mas bilis-mabilis kumaling, magkasugat-sugat pa yung face natin. Kasi, pinilit natin matanggal yung balat from our skin. So, next is pangangate and discomfort. Huwag naman yung sobra-sobrang pangangate or discomfort. Stop using it na pag sobra-sobra na yung pangangate or discomfort na nararamdaman natin to the point na nagsusugat na siya. Ibig sabihin, pag ganun yun, hindi siya hiyang sa skin natin or hindi na siya nag-work sa skin natin. Kasi kahit na nag-skin test tayo, pag nilagay naman na natin siya sa face natin, tas ganun yung feeling na nararamdaman natin, we should stop using the products kasi baka mas lumala lang siya or magkasugat-sugat na siya. Hindi, yung tipong hindi lang siya scar, yung tipong sobrang sugat-sugat na talaga. Always use
and reapply sunblock. Kasi ito yung pinaka nagpro-protect sa skin natin when it comes to sun exposure. Kasi yung mga ingredients na nasa product is very sensitive when it comes to sun. So, sunscreen is a must. So, we should always use and reapply sunscreen. Next is, nakakanipis siya ng balat. Kaya dapat ang paggamit ng rejuvenating set is 1 month lang. So after 1 month, gamitin naman yung maintenance set na binibigay ng mismong brand. Kasi pag ginamit mo na yung brand na to, huwag ka nang maghanap ng ibang brand for maintenance set. Gamitin mo na lang din yung nire-recommend nilang maintenance set. So after ng maintenance set, pag nag-work naman siya sa skin mo, hindi naman bumalik yung pimples or acne and all, mas naging okay naman siya. So stop using the rejuvenating set na. But if nag-maintenance set ka naman, tapos bigla naman bumalik na naman yung acne or mas maraming pimples, okay naman ang gumamit ulit ng rejuvenating set. Basta tapos na yung 1 month, tapos nakapagpahinga na yung skin mo, tapos after month mo na siya gamitin. There are some cases naman na you do the skin test, tapos okay naman siya sa skin test mo, but then when you use the product on your face na, parang after 1 week or 2 weeks or 3 weeks, parang walang nagbabago, mas lumalala lang. Kagaya nang nangyari sa sister ko, we do have the same skin type and skin condition, but nung ginamit niya na yung product, imbes na gumaling yung skin niya or mas mag-clear yung pimples at saka mawala yung blackheads, iba yung nangyari, mas dumami lang yung blackheads niya at saka mas dumami lang yung pimples niya. Pero rare lang naman yun. So, bago natin gamitin yung product, dapat basahin muna natin yung direction news na nakalagay sa likod ng mismong box. So, saan nga ba makikita yung direction news? So, dito mo siya makikita sa likod. Nakalagay naman dyan at saka naka-indicate yung paano siya gamitin. So, para mas madaling buhay, sasabihin ko sa inyo kung paano nga ba yung proper way na pag sunod-sunod na paggamit nito. So, the first thing is the kojic acid soap. Ano nga ba itsura ng kojic acid soap? Ayan na yung itsura ng kojic acid soap. Hiniwa-hiwa ko na siya para mas matipid gamitin. Nalulusaw siya, mabilis siyang malusaw, lalo na pag nalalagyan ng tubig. So, paano nga ba yung paggamit nito? Ginagamit to every morning at saka every night. So, ang gagawin mo lang dito is, idadump mo lang yung face mo sa water, tapos nun, kukunin mo yung soap, tapos irarub-rub mo siya, tapos kukunin mo yung mismo foamy dun, tapos yun yung ina-i-apply mo sa face mo. Pag may sting effect na nang nangyayari, or kaya parang nangangatingan sina siya, yun i-rinse mo na siya. Pero, ang naka-indicate dito sa box, pwede mo siya ibabad for 3 minutes. But then, syempre, pag makatikati na siya sa face mo, i-rinse mo na siya. Baka kasi, sobra siyang mangatit, tapos hindi mo na mapigilan, makamot mo na. So, i-rinse mo na pag gano'n na yung feeling. So, after that, gagamitin mo naman tong rejuvenating toner every morning to and every night din. But, ang paggamit nito is one swipe at a time lang. Pag nadampian mo na siya sa face mo, huwag mo na siyang babalikan. Kasi, sobrang tapang nung ingredients na nandito. When it comes to skincare, less is more talaga. Kaya dapat one apply lang. Tsaka, ang tip ko sa inyo, pag nandun na tayo sa peeling effect na, parang nagbabalat na yung skin nyo, tapos parang maabdi-abdi na siya pag ina-apply yung toner. Ang gawin nyo lang is, dump-dump lang yung pagka-apply sa skin. Kasi, yun, hindi nyo na siya sobrang mararamdaman yung masakit. Kasi, pag once na ginaglide natin ang ginaglide, parang mas na ano yun eh, mas nababalatan siya. Then after that, pag sa umaga, ito lang yung a-apply nyo after ng toner. This. Hindi siya makita. Pero ilalagay ko na lang yung picture. Yung sunblock gel cream, i-re-apply natin to pag every 2 hours. Pero pag ano naman, pwede naman siya hindi i-re-apply. Ako kasi hindi ko na siya nire-re-apply nung ginagamit ko siya eh. Parang kasi nasa bahay lang naman ako, tsaka hindi ako lumalabas. Pero pag lumalabas ako, nagre-re-apply ako na nagre-re-apply. Kasi sobrang nagiging sobrang mapula yung skin ko. Tsaka baka magiging masunog yung mukha ko. Tsaka pag gumagamit tayo ng sunblock, lagyan din natin yung neck natin, huwag lang yung face natin. Kasi mamaya, nasun exposure tayo. Tapos yung face natin, napro-protect siya from the sun. Pero naman yung neck natin, hindi siya napro-protectan. So mamaya, hindi maging pantay yung kulay nung skin natin. So, sa gabi, after the toner, susunod naman na natin tong rejuvenating cream. Ang pag-apply ng rejuvenating cream, wag sobra-sobra, parang ample amount lang. Gamitin natin yung scooper na nandito, tas wag siya sobrang punong-puno, as in, one scoop lang, tas okay na yun, tas ikalat na. Basta, palalagyan yung buong face natin. Pero, wag yung sobrang-sobrang kagaya ng sa sunblock. Magkaiba kasi sila. Ito, onti lang talaga. Less is more when we're putting rejuvenating cream. Imbis na gumaling siya, baka mas lumala lang siya pag sobra-sobra yung malagay natin sa skin natin. So
quarantine na tayo ng paggamit ko ng rejuvenating set product. Ginamit ko yung rejuvenating set noong October. So, dapat matatapos ako ng November. So, first week ko ng paggamit ng rejuvenating set, wala pang nangyayari sa first to third day. Pero, noong fifth day na, ayun na, dun na dumadami yung pimples ko. Hindi na ako natakot na dumadami yung pimples ko kasi nakalagay na dun na normal lang daw yung pagdami ng pimples at saka nagsisilabasan sila kasi siguro naninibago yung skin natin kasi nga may bago tayo na-apply na product. So, huwag tayo mabahala na wala dumadami yung pimples ganito ba talaga yung effect nun? Normal lang po yun. So, sa second week, dun na nag-start na magbabalat yung skin ko tsaka yung mga pimples na maliliit din, nagsisilabasan din sila. Tapos, nung second week na, dito na yung pag nag-a-apply ako ng toner, medyo mahapdi na siya kasi nga nagbabalat na siya. Ginagawa ko para hindi sobrang masakit tsaka sobrang mahapdi tsaka ma-avoid yung pagsusugat is dinadabdab ko lang yung pag-tone, yung paglagay ng toner sa mukha ko para hindi siya ganun kasakit tsaka mahapdi. Kaya nung ginamit ko yung rejuvenating set, never ako naka-experience ng pagsusugat, pero yung stinging effect at saka yung pag-hapde, meron talaga and it's very normal lang. So, sa third week, dito ko na napansin yung healing week. Ano nga ba yung healing week na to? Healing week kasi, karoon na yung renew skin ko, natanggal na yung pagbabala, tapos napapansin ko na nawawala na yung mga pimples ko. Nawawala na yung pimples ko dito sa area na to, pati dito sa area na to, tsaka yung pimples dito sa noong part tsaka sa mga sa babang part. Pero yung sa aming neck part dito sa under ng neck ko, meron pa rin siya. Pero hindi na yung kagaya ng sobrang dami. As in na sobrang dami, nabawasan na siya. Parang iilan na lang siya nung third week. Tsaka napansin ko rin ng third week, parang ano na siya, renew skin na siya, nag-glow na rin yung skin ko. So, yung fourth week na, ito na yung last week of using the product. Napansin ko na sobrang ang laking pagbabago nung nangyari sa skin ko. As in, sobrang nawala na yung pimples ko sa cheek area, nawala na rin yung mga pimples ko, nawala na rin niya yung pimples ko sa neck area ko. Tapos, nagkakaroon na lang siguro ako ng ilang pimples, like isang pimple dito, tapos the other day, mawawala na agad siya, tapos magkakaroon naman siya sa baba. Parang naglipat-lipat lang sila, pero ipa-isa-isa na lang or dalawa-dalawa na lang, hindi na siya yung kagaya ng dati na sobrang-sobrang as in yung dito, pati sa neck area. Yun yung maganda kasi guys, natanggal niya sa neck area ko. Paano ko nga ba natanggal yun sa neck area ko na hindi ako nagkakaroon na pagsusugat? Kasi, ang ginagawa ko lang is, yun nga, tinatap, idadabdab motion mo lang yung paggamit ng toner. Tapos, pag nakakaramdam ka na ng pangangati and all, huwag mo siyang kakamutin. Gumamit ka ng tissue. Tapos, kung saan yung area na makate or nag-easting effect, dun mo siya itatap-tap-tap mo lang din siya. Parang yun na yung way mo na kinakamot mo siya na hindi siya mag-effect ng sugat. Pero, pag dinadabdab mo naman siya, huwag mo siya yung sobrang, ano, yung ganun na ganun. Dapat gentle lang para kahit na paano, natatanggal niya yung pagkaroon ng pangangati or stinging effect. Natutuwa ako nung ginamit ko itong rejuvenating set kasi as in, ito yung pinaka nakatulong sa akin ngayong quarantine. Kasi nga, di ba, ngayong quarantine, walang mga clinic or mga facial. Tapos yung pinag-facialan ko pa dati is nag-close siya. Tapos hindi pa siya nagbebenta ng products. Kaya siguro din dumami yung pimples ko. So, itong rejuvenating set ng Brilliant Skin, nakatulong talaga siya sa akin na magkaroon ako ng clearer and brighter skin. Yung tipong hindi ko na kailangan magpa-facial lang magpa-facial or tsaka magpa-prick ng prick. Ayun yung maganda dito sa Brilliant Skin Rejuvenating Set. Kasi ina-avoid nyo yung pagpiprick na to the point na nagkakaroon na tayo ng acne marks. Kaya yung nangyari sa skin ko ngayon na dahil sa pagpiprick kaya nagkaroon ng ganyan. So this Rejuvenating Set ng Brilliant Skin nakatulong talaga siya sa akin na ma-avoid na yung pagpa-facial tsaka mas napaganda niya pa yung skin ko. Tipong nawala na yung bumps ko. Nawala na ako ng bumps sa noo. Tapos nawala na rin ako ng pimples sa cheek area. Tapos ang pinaka tutuwa ako kasi ang gustong-gusto ko talagang matanggal na pimples is dito sa neck area. Tapos natulungan niya talaga ako. Nakatulong, isa talaga siya sa nakatulong na matanggal yung sobrang daming pimples. May pimples na tapos may mga fungal-fungal po or may mga maliliit pa na pimple dito sa neck area. So, yung Brilliant Skin Rejuvenating Set, sobrang laking tulong niya sa akin para matanggal lahat ng pimples ko. Yung tipong hindi ko na kailangan magpa-facial na magpa-facial, gamitin ko lang yung Brilliant Skin Rejuvenating Set. So guys, always remember na when it comes to skincare, less is more talaga. Huwag tayong sa sobra, lalo na kung ginagamit natin na skincare is rejuvenating set. So that's it guys. So, I hope this video helps you kung paano nga ba yung proper way ng paggamit ng rejuvenating set, tsaka kung ano nga ba yung naging journey ko nung
ginagamit ko tong Brilliant Skin Rejuvenating Set. So, if you like this video, please give this video a big thumbs up. Don't forget to share this video para makatulong din sa ibang tao na meron silang same condition kagaya sa atin. So, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell so you will be notified every time I posted a